Wireless Kill Switch Version 2 FI Edition. What's up guys? What's up mga pare ko? And yun, welcome back to my channel. And for this day, DIY nga pala, magkakabit tayo ng Wireless Kill Switch. Bakit nga pala version 2? Kasi isang taon na nakalipas, ginamit ko to sa XRM110 ko as wireless kill switch. XRM110 ko na carburetor type. So ngayon, gagamitin ko siya sa fuel injected na Honda Beat FI. Okay? O diba? Abang-abang na naman to para dun sa mga Beat user na subscriber natin dito. Kahit dun sa kahit anong motor na may safety feature siya ng side stand. Ito yung kapag binaba yung side stand, namamatay yung motor. So doon natin siya ikakabit ngayon. And nga pala, ito yung video ko ng una kong ginawa, isang taon na nakalipas, sa XRM110 ko. Ito siya, oh. Yan. So nagpapasalamat ako sa video na yan, dahil yan talaga yung nag-umpisa sa akin dito sa YouTube na to. So yun lang guys, and panoorin nyo yung mga video na to. Before nga pala tayo mag-start, babaklasin ko lang kahan ng motor, then proceed na tayo sa installation. Okay. Yan guys, nabaklas ko na yung mga fairings ng motor ko. And yun, start na natin yung installation. Ito yung sinasabi ko guys. Ito yung connector nung sa side stand natin. Bali kasi ikakabit ko yung kill switch na ilalagay ko dito sa motor ay sa side stand. Diba itong Honda Beat FI na to, kasi pagka side stand to, may features to na mamamatay yung motor. So dito ko na lang siya ikakabit. Dapat ikakabit ko kasi yung kill switch sa mismong ignition coil nung Honda Beat FI na to. Kaya lang naisip ko dito na lang, kasi yun, mas madali siyang putulin and then magkabit, kasi nandito lang siya sa may mismong harap ng motor. Tsaka sa ignition coil medyo ayoko munang galawin. Ito kasi guys, kung di nyo natatanong, maraming paraan dito para ka magkabit ng kill switch nang hindi to pinuputol. Pwede kang bumili ng connector na ganito. Ito siya guys, oh. Wait, ito siya. Ganito itsura niya. Pwede kang bumili ng ganito. So bakit hindi ako bumili na lang, na dapat hindi ko na pinutol to. Mas pinili ko na lang talagang putulin to, kasi siguro mas may tiwala ako rito. Kasi yung mga nabibili sa motor shop na connector, medyo mahina talaga yung connecting pin nun, yung dalawa dito. Ito na lang. Ito naman guys, ito kasama sa harness, kaya okay lang din. Medyo risky lang, pero yun, kung may warranty pa yung motor nyo, ito, although naman na kahit itong sa akin may warranty pa to, pero hello, ano pa bang hahabulin mong warranty, kagaya ito sa akin, 4 months ko nang ginagamit. Sure na ako na wala na magiging problema sa mga wirings to at sa motor, kaya wala akong habulin warranty ron. Ayoko na maghabol ng mga ganun. Kasi yun, nasubukan mo na naman ang tibay ng motor mo, and wala naman siguro factory defect. So ito yung ginawa ko, pinutol ko na nga lang to. Yan. So yun, ang gagawin ko na lang din, kukuha na lang din ako ng supply dito sa may voltmeter ko from ignition, kasi yun, kung napanood nyo yung pagkakabit ko ng voltmeter, ayan, ilalagay ko rin sa baba. Dito ko lang din kukunin yung supply ng kill switch, pero meron lang medyo pagkakaiba.
Hindi ko dito ilalagay yung module ng kill switch natin. So ito 'yon. Dito ko siya ilalagay. Yan. Dito ko ilalagay yung module sa loob nitong compartment para mas safe, hindi mabasa. And yun, iwas talaga siya sa lahat, putik, pagkabasa, and mawala man yung remote, pwede ako mag-bypass dito lang. So, okay. So, nagbutas na lang din ako. So, yun, ito yung video na to. Paano ko siya binutasan. Lipat ko lang yung position ng motor ko kasi against the light, madilim. Ito na nga yung module natin, nilagyan ko na siya ng wire. So same na same lang din ang connection nito dun sa pinakauna kong ginawa nito sa XRM110 ko. Parang ito yung FI version dahil dito ko siya ilalagay sa on the bit FI ko. And ito na yung connection niya, guys. So disregard nyo lang yung kulay. And ito na naman, gumamit na naman ako ng harness wire o yung old harness wire ng XRM110 ko na original. So kahit hindi siya color coded, mas tiwala ako sa mga wire na to kasi original ko na mga wire, kaya mas may tiwala ako sa mga wire na to. Kaya ito pa rin yung ginamit ko. Okay. Ito siya, guys. Yan. O, diba? So, kung nakikita nyo dito sa wire, mayroon tayong apat dito connection na magagamit. Ito yung COM, NO, your normally open, positive at negative. Okay. So, dito muna tayo sa dalawa na to, sa positive at negative. Itong kulay pink is positive, black naman is negative. So, disregard nyo lang yung kulay, ha. Okay. So, syempre, magta-trial muna tayo. Yan. So ipatong ko lang siya rito. Dito muna tayo sa dalawa na to. So may positive at negative. Okay. Pinakauna kong gagawin, itong positive, itong kulay pink na to, kukuha ako ng supply na positive from ignition. Ito yung pagka-inop mo yung motor mo, mamamatay din yung module. So ibig sabihin, nasa susi yung buhay. Okay. So gaya nga nung sinabi ko, kukunin ko na lang yung supply nitong module dito sa may dating connection ng charger ko and voltmeter. Kasi ito yung may fuse. So, isasama ko na siya rito sa fuse. Okay, labit ko lang. So, iipit ko na lang muna siya. Yan. Dito naman tayo sa negative. So, body ground lang to. Walang problema kahit dito nyo ikabit. So dito ko na lang ikakabit sa may bolt na to. Kasi nakakapit sa metal part to, yung sa may body ground. Okay, kabit ko lang to. Okay. Ito na yung remote natin. Ayan, naka-plastic pa. So, on to yung ignition. Ayan. Kung nakikita nyo, wala pa siyang ilaw. So, ito nga pala, guys. Binind ko na dito. Nakabaw na to. So, magka-pair na yung dalawa na to. Ha? Kung gusto nyo malaman kung paano mag-pair yung dalawa na to, maglalagay din ako ng link sa description. Okay? Pakipanood nyo na lang. So, ito ngayon, binibilisan lang natin para hindi masyadong humaba yung video. So, on ko. Teka. Ignition on. So, kita nyo, wala pa siyang ilaw. In-on ko to. Ayan, magkakaroon siya ng indicator. So, off. Okay. Off. On. Okay. Mayroon na siyang supply. O, dito naman tayo sa dalawang wire na to. Itong COM at saka normally open yung NO. So, pasensyaan nyo na yung kamay ko. Medyo marumi na kasi dami ko nang kinalikot dito. Baklas pa ako ng kaha. Okay, dito naman tayo sa dalawang wire na to. Dito sa dalawang wire na to, ang gagawin natin, wala tong polarity.
So, connection lang to ng side stand. Okay. Yan. Yung dalawa na to, ah. Apat lang to, eh. So, lipat natin dito sa may side stand. Yan. Yan, guys. Kung nakikita nyo, dalawa lang to. Itong pinutol ko nga. Na connection ng side stand. Diba dalawa rin tong wire na to? Ikakabit nyo lang siya ng tig-isa. Yan. So, balatan ko lang to. Napakasimple lang nito. Agandahan lang nito. Mas mura lang siya. And safe na safe. Kung di nyo na itatanong, matagal na yung nasa XRM ko. As of now, still kicking pa rin. Tsaka malayo yung range nito. Yan guys, so naikabit ko na. Kaya na sinabi ko sa inyo, 4 wires lang to and 4 connection. Kaya sobrang dali lang. Positive at negative para dun sa supply. Then common and outtake, isa lang din sila dito sa pinutol ko na to. So yun, try natin. Ignition on. So yan, ignition on. Off. On. So yun, nakabit ko na to. Try naman natin ngayon. Pantarin ko lang yung motor. So off ko lang to. Yan. So naka off yung module. So walang ilaw. Susi ko siya. Then start. So kahit anong gawin natin, hindi siya mag-i-start. Okay, pakita ko lang to para mas malapit. Yan. So on ko siya. Yan, ilaw. Yan. So ayaw talaga. On ko ulit. So yun, may supply na yung module. Then click ko yung starter. Yan, umandar siya guys. So off ko siya. So namatay din. Okay. On. Start. Off. Okay. So set up ko lang yung mga wire para mas malinis ang tignan. And then mag-proceed na tayo dun sa iba pang mga dapat gawin. Alright guys, andito na siya. So ito na yung module natin. Ayan, yung wirings niya nakaayos na rin. And binalutan niyo siya ng electrical tape. Siyempre importante sa atin pag nagwa-wirings, malinis yung pagkaka-wirings, hindi yung basta mai-wirings mo lang sa lasalabat. Ayan, napakita ko lang sa inyo. Ito na yung pinaka-wirings niya. Yung binutasan ko nga kanina dito sa may U-box using arena. Yan. Ayan, ito na siya. Siyempre, binalutan ko talaga siya ng electrical tape para maganda tignan. Eh, nagdugtong na lang din pala ako. So, kung napapansin nyo rito, dalawang green na magkaparehas na kulay. So, ito kasi yung common, normally open. So, wala namang polarity yun. Importante lang dito, itong dalawang connection na to, na black and red, positive at negative. So, yun, i-table tie ko lang to dito para maganda tignan. Hindi salasalabat. Alright. So, gagamit tayo rito ng kulay black na cable tie. Okay. Let's go! Sa connection na to. Okay. Dito naman tayo sa may switch nung side stand. So
So ito siya, yung dalawang kulay green. Yan. Itong dalawang kulay green. So dito ko siya ikakabit ngayon. Kung nakikita nyo, medyo napahaba yung wire. Wala problema yan. Okay lang humaba, wag lang bitin. Cut ko na to. Then, balatan natin tig-isang dulo. So, gaya na sinabi ko, walang polarity to. Pwede na natin ikabit siya ngayon sa tig-isa. Yan. So, secure na natin yung mga wire. Lagyan na natin ng electrical tape. So, hugutin ko lang muna sa connector to, sa socket. Yan. Para electrical tape ko siya na maganda. Yan. So cut. Sukatin na natin siya. Okay, ganyan. Then, isama natin siya ngayon sa electrical tape. Kasi nasukat na natin siya. Ayan. So, pinutol ko na lang muna. Makita nyo naman, parang wala lang nangyari, no? So, balik na natin tong connector. O, yung socket nitong... Okay. Okay, tingnan nyo. O, diba? Then, secure the wire. Okay. So, kung ayaw nyo magputol ng wire ng side stand, pwede naman kayo bumili ng connector na to. So, ako mas may tiwala lang ako dyan. Dito naman tayo sa may supply. Itong dalawa na to. So, mamaya ako na lang itong balutan. Okay, pwede rin pala balutan na rin natin. Para tuloy-tuloy na tayo. Yan. So yun guys, nandito na tayo sa last part ng installation natin. Sabi ko nga, dito na ako kukuha sa may connection nitong voltmeter and charger ko. Kasi ito yung may fuse. So dito ako kukuha ng supply para di na ako mag-add ng panibagong fuse box na naman. So yun, dito ako kukuha. Gagamitin ko dito yung splice creams o yung pang jumper nya. Yan. So, ikakabit ko na tong splice creams na to dito. So, yun. Kung nakikita nyo guys, dumaan na siya sa fuse. Kaya safe na siya. Kakabit ko lang to. Yan. Bubukan nyo lang tong splice creams na to. Then, oh yes. Taglan pa. Then, ipakagat nyo rito sa connection. Yan. Okay. After nyan, ang gagawin nyo lang, kukunin nyo yung sukat nitong isa. So, ito yung positive natin, supply ng module.
Gaganyanin ko lang yan. Then, isusuot ko lang dito sa isang butas. So, walang problema yan kahit isagat nyo. Dahil, di naman yan lulusot sa kabila. Yan. Last part, ipigaan natin itong metal part na to para mag-connect yung dalawa. Okay. O, diba guys? Naikabit ko na yung positive ng supply ng module. Okay na to. Alright. So, itong negative naman. So, sa body ground na lang to. Dito ko na lang siya kukunin sa may body ground naman nung voltmeter ko rin. So, yung guys, tapos ko na siyang ikabit. Yan. Okay na lahat ng wiring. So, papakita ko lang sa inyo. Yan. Ito yung wiring papuntang module. Supply from ignition. Yung supply screens na pinagkunan ko ng supply. Yan, body ground. Yan. Inipit ko siya. Then, pinatungan ko ng washer. Yan. So, yun guys, ano? Importante. Maging maingat tayo sa pagkakagabit at saka pagsisinip nitong mga wire. Yan. So, ito yung mga connection natin. Yan. Balot lahat yan sa electrical tape. Yan. Naka-cable tie. Yan. Punta dito sa makina. Ayun siya guys. Yan. Papunta naman dito. Yan. So, ito yung module natin. Yan. So, secured siya. Hindi siya mababasa. Okay. So, balik ko lang yung kaha ng motor ko. So, yun guys. Okay na. Tapos ko nang ibalik yung kaha ng motor ko. And try naman natin for the last time ngayon. Okay. Ignition on. Yan. So, hindi ko pa pinipindot. Try natin start. Okay, wala. Kahit anong pilit na pag-startin, hindi siya mag-start. Pero may mga indicator siya, may panel board. So, try kong pindutin yung on. Okay, tanggalin ko na nga sa plastic. Okay. Yan. Then, yan, pindut ko. Start. Okay, di ba? Magana. Ito yung module natin, nasa loob. Yan. So, click ko yung off. Okay, namatay. So, pakinggan nyo guys, meron kayo marinig na tic-tac sounds. Okay. Okay, secure na secure yung module natin dyan. So, hindi siya mababasa. Try ulit natin. Okay. Okay, di ba? So, off. Okay. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. And bali, version 2 lang to ng ginawa ko na to. Dahil yun nga, gaya na sinabi ko, isang taon na nakalipas, mahigit, kinabit ko siya sa XRM110 ko. Then, trinay ko nga lang siya ikabit dito. And gusto ko rin talaga siya lagyan dahil syempre, kinakabahan din ako pagka nagpaparada ng wala man lang... wala ka man lang safety features man lang na gaya niya may kill switch ka, masarap manakawan, at least ginawa mo lahat para ingatan siya at may ginawa ka para ma-prevent natin yan. So, yun lang guys, maraming salamat. And disclaimer lang po ulit, dun sa magsasabing kinopya ko na yan, wala pa po akong Honda Beat. Ginawa ko na ho yung tutorial na yan sa XRM110 ko pa. And guys, and maraming salamat sa panonood. And kita-kita tayo sa susunod na DIY. Thank you.
Peace out!